Oh, magandang umaga, guys. Ngayon ang mga kapatid, gagawin natin ang part 2 ng ating Norse Agarian Adventure, which magsisimula tayo sa review deck ng Ipo Dam. At kasama natin for today ang driver na si Turling Moto. So, kahapon naayos na namin yung motor. Napagdala namin siya ng stator and nagsa-charge na siya ng maayos sa sunod pa sa registrator natin. Kaya pasabi natin papasok sa feature yung itsura niya. Tapos mamaya start tayo ng video sa medyo malayo-layo na. One moment down, one moment in. So, patuloy natin yung video, ha. Tuloy natin mamaya. So, kaya pala, sa kahabaan tayo ng Camarin Mode, ito yung papunta ng Tala, Malaria, and then, after which, pagkumanang tayo, so, punta ng SM Fairview, and kaliwa, sa Jose del Monte, Bulacan. So, yun ang Quirino Highway naman. So, open natin sa camera mamaya pag medyo malapit-lapit na tayo. Okay? Salamat! And maganda umaga ulit mga kapatid. So, ito na tayo. Dito tayo sa Sampaguita Road. Parte pa rin siya ng Caloocan. So, ito. Buksan ko yung camera ulit kasi nga papakita ko sa inyo yung way ng San Jose at ng going to Fairview using the Quirino Highway paglabas mo dito sa may Sampaguita Road. So yan, malapit na tayo sa dulo mga kapatid ng Sampaguita Road, tapos dito kakaliwa tayo. So yan, taga dumiretso kayo dito sa may kanan. So yan yung papunta SM Fairview. Ngayon, since papunta tayo ng Bitbit River, Ipo Dam, so ang gagawin is papunta tayong San Jose del Monte, Bulacan. So kakaliwa tayo. Okay, so dito ingat-ingat lang kasi maraming tama na disgrasya dito dahil nasa kalsada. So yan, going na tayo sa San Jose del Monte, Bulacan, at makikita nyo kaagad since nakatira kami sa North Caloocan, makikita nyo kaagad ang boundary na tulay na naghahati sa San Jose del Monte, Bulacan, at sa North Caloocan. Okay, ayan yung tulay ito. Ayan. So, dati dito, mahaba-haba ang checkpoint natin dito ng pandemic. So, kung talagang ayaw nyong maabala, tapos wala naman kayong lakad, so, ayan, talaga kailangan tsaga-tsaga kayong pumila dito pag ano. Eh, most of the time, ang ginagawa nila, pinapataan nyo na kagad, yung ating mga apor. Ayan, mga bikers. So, kita nyo. Abalat, mga kapatid, today is Sunday and it's 5:25 AM. So, medyo late tayo nakaalis. So, kasi plano ko dapat is mag-alis kami ng 5 AM. Doon na kami mag-breakfast while having an overlooking view of the Ipo Dam. Okay. So, later again, guys. Na nagdag na accessory. So, we have here a Metal Moose Press Bar. So, ano siya? Universal na siya para sa 27mm diameter na handlebar. And, kung mapansin nyo, handlebar ng Duke, medyo payat dito sa may bandang unahan, papunta rito. And, biglang tatabayan dito. So,
dito hindi na magkakasya yung ating yung crossbar na pinagayan ko kasi medyo mataba na dito. Kaya ang style niya is nandito lang siya para makuha lang yung ano. And we have also installed a voltmeter para mababantay natin yung voltahe ni Goku. Tapos meron dito ang dual USB charging port para sa ating gadget. Kasi I'm planning to put this camera dito sa gitna para may view tayo sa harapan. Well, I'm turning my head. So right now, dito pala tayo sa San Jose pa rin. Malaki-laking bayan ng San Jose del Monte. And hello Phoenix. At ito na yun ang price range ng gas. So medyo mataas din ang presyo dito ng gas sa Bulacan. Nung nagka-travel ka rin, alam ko pinakamura is Pampanga as of the moment. Ayan. So dahil diyan kapatid, baka diyan natin patayin ang ating camera since sandit lang naman itong biyahe, 8 minutes sa malapit-lapit lang. So depende pa rin ito sa ating takbuhan. So darating tayo doon before 6 sa ating pupuntahan na. And hopefully may enough space pa tayo para kunan yung view deck at yung pupuntahan natin. So just stay tuned lang tayo mga kapatid, ha? Nga pala, as you can see, smooth driving lang tayo. So hindi tayo pumapalo ng around 60 up kasi kasama na tawag ito, I just want to enjoy this ride. Ayoko kasi ng magmamadali lagi. Hindi naman tayo, wala naman tayo ng habol na oras. Hindi naman naalis yung mga pupuntahan natin eh. Pero ang itinerary mo lang pupunta ka lang sa isang gotong lugar, wala lang iba. So make it to the point na nag-i-enjoy ka rin sa ginagawa mo without risking your safety. So safety lang tayo kasi kahit ninyo wala rin akong gloves. So kaya I always maintain safety first before anything else. So guys, so mga kapatid, iniisip ko rin kasi since kasama natin si Commando. Nga pala, nag-wonder kayo kung sino kami. Di ba nga pala, wala pa kami video about ourselves, kung paano kami nagsimula at how we did this. So simple lang naman, baka magkaroon tayo ng video na ganyan na pag-usapan natin yung names namin siyempre mga kapatid and who we really are behind the camera and siguro reaction na dun sa video na in-upload natin yung baka yun ang gawin natin kasi I think that's ano subdivision nga pala yan dito yan. So we're still part of the San Jose del Monte, Bulacan, and we're going up to North Sagaray. So nauna, kala ko ang North Sagaray, ang Bulacan, napaka-flat lang. At I think na napakalapit na itong lugar sa amin. Akala ko wala akong pwede pa siya lang dito. Kasi I'm sick of having my day repeating itself. Yung gigising ka, pasok ka, limang araw, uwi ka, kakain, tutulog, then at some point kasi napakahirap kasi na parang bilis ng araw mo. Girl cup. Pasok, uwi ka lang, then Sabado, Linggo, day off. So, we added some twist sa life namin ng asawa ko. So, what we added is we did decided to have some traveling. So, matawag ko na siyang gustong gawin. So, kung ito, anong nabili ko itong bike? So, it's 20, I think, 20. Yeah, 2020, bago pumatak yung pandemic, March. So, yan, nakuha yung motor. And then, nagamit ko lang siya ng ilang araw. Then, wala na, lockdown na. So, hindi kami nakapag-travel.
So medyo nagalan. And look at that view. Ayan, dyan tayo pupunta. Ayan, yung place na yan. That's it. Dyan tayo pupunta sa lugar na yan. And mukhang maganda pa. Maabutan pa natin yung fog. Hindi pa naman ganun kainit. Ayan, diba? So this is what province feels like near the city. Alam niyo no? So hindi ko in-expect na may ganito palang malapit sa amin. And look at that view. Although may mga bahay-bahay pa makikita dyan, pero mamaya, as you can see dun sa ating part 1 ng Bitbit Freeway Ipudam, nakita nyo naman na how stunning Norsagaray is. And napakalamig ng simoy ng hangin dito. So well, as you can research, matagal lang Ipudam and ang Angat Dam. Hopefully makapasok tayo ng Angat Dam pala. Yeah, kasi nang last time pumunta Sir Buka namin pumasok, pero hindi kami nakapasok dahil nga it's already 3 PM. Yeah, nagpo-close kasi yung iyang Angat entrance ng 3 PM.
Ang punan to ang taas. Ipo dam. Okay. Yan? Oo. Kala, malayo pa tayo. Ganda pala dito pag umaga, no? May yes. Ano nga, may fog nga. Opo, maminsan maano pa yan, eh, andyan lang yung fog. Kasama natin ngayon si Turling Motoy. Yay! Salamat sa pag-aayos kay Duke. Thank you. The best, Turling Motoy. Dito kami nag-breakfast sa Don Vic Eatery. Maganda ang view dyan. Kitang-kita niyo yung view sa Ipo Dam. So let's start, mga kapatid. So ayan, kakatapos lang namin kumain sa Don Vic Eatery dito sa may Norsagaray. So ayan, nakita niyo yung view deck. So habang kumakain ka, meron kang view ng Ipo Dam. Ang ayaw naman ng pagkain. So masilog lang ganyan. Meron naman doon mga bulalo, inasal, mga lomi, ayan, pares, lugaw. Marami pagkain dito. Mura lang, abot kaya. So hindi nyo kailangang mag-alala sa budget, mga kapatid. So ito, nakikita nyo, malapit na tayo sa Bitbit River. Mga 5 minutes kung mabiligisan, 10 minutes kung gusto nyo i-enjoy yung view. Lapit na lang to. So ito yung isang mahabang kalsada na pababa. Oy,
Gawin lang natin ng smooth. Diba? Mga pala, shout out sa Zemi family. Yan, sa mga coaches ko dyan. Yan, sila Coach J, Coach Eli, si Coach JC, Coach Maui. Yan, tapos sa mga support natin dyan, sila Ellis Diana, Ellis Psyche. And sa mga iba dating katrabaho na si John Calvo magsakay. Shout out din dun sa paborito natin kasama na si Aldrin Barrello at ang tropa ko sa ML na sila Denzel Cutie. Follow nyo sa TikTok yan. Rider din yan, masipag din yan, umikot, gumala. And you will find na yung mga ina-upload niya or yung mga pinupuntahan niya is nandun sa kanyang TikTok account. Hanapin lang at Dance Cutie. So that's Delta Echo Nancy Zebra Kibet Tango. Yeah. Brown yung tubig dito. Di katulad ng una namin punta, kulay tsokolate. Ito yung sa baba ng tulay. Yung baba. So, most of the time ang bumababa ay yung mga naka 4 wheels lang. And dito tayo dahil. Oo. So, rough road siya. Pero yung mga bato hindi naman ganun kadudulas. So, mamili na lang ilang dadaanan. And make sure na may tread pa rin yung gulong nyo, syempre. Kasi mahirap na. Safety nga tayo, mga kapatid. So, meron bit-bit Echo Park. So, this is a part 2 of bit-bit and Ipo Dam, Norsag Arroyo. Yan. Okay guys, ito medyo sementado na dito. Ingat lang sa bato, madulas pa rin. Yan. Yan. So, ingat kayo sa mga may kinis na bato. Kasi talagang dudulas tayo dyan, mga kapatid. Yan. Ayan, nasa ilalim na tayo ng tulay, mga kapatid, oh. Oo, ha? So, as you can see, nandito na tayo sa bit-bit. Yon. So ayun, makikita na naman siguro yung magandang umaga, boss. Kaming entrance sa 30. Okay lang. Walang problema 'yan. Yung parking,
na nga po. Ah, kasama na yun. So, kung magkakatis kayo, may additional lang po na 300. Ah. Tapos na tayo. Tapos na tayo mag swimming sa Bitbit River. Yan. So, try natin pumasok sa Hanggat Dam, mga kapatid, kung papayagan tayo. So, hindi natin lang po open to eh. Kasi, yung last video pa na ito sa YouTube was around, ano, 1 year ago. Natin dito. Kuya, nagpapasok pa kayo sa blue deck? Hindi na? Kaya ulit mag-open kaya yan, boss? Ayaw na? Ah, okay, sige. Yan, mga kapatid, sorry. Hindi na tayo pwede pumunta ng Bitbit River. Ayaw na, I mean, ang Hanggat Dam. So, wala na. Wala na, di ako nagpapasok. Tagal na. Sayang. So ayun. Ayaw. Oh. So ha? Basta dun sa may ano, bubik, sa may ano. Basta, tara. So wala na, ayaw na magpapasok sa Hanggat Dam. So
sakit doon. Sasalubong sa inyo dito sila Minyon. Tara, akit tayo. Sabi 100 steps daw. Yan, pero hindi ko alam kung nasaan yung mga steps. Kaya wag na natin bilangin. Siguro maganda rito pag gabi kasi parang merong ditong ano eh. Christmas light. Ano. Ha? Kapagod din ah. Yung labidabs ko nandun pa. Daming ibong maliliit. Wow. Ito, pwede pa ito mag-overnight. Ayan o. Nakalagay reserve overnight. Ano. So meron nang magmamay-ari sa loob oh. Yung pusa. Overnight. Wow. Tara.